ako ang kuya inyo. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, maraming salamat sa pagbibigay panahon sa mga gaya naming tagahanga mo. Lubos ang aming kaligayahan lalo na tuwing napapakinggan namin ang mga kwento mo. Ako po si JR at isa po kong construction worker sa aming lugar. Halos lahat ng kailangan sa pagbuo at pagpapaayos ng bahay ay alam ko. Hindi ako kagwapuhan pero marami nagsasabi na brusko at malakas ang dating ko na nagpapaibig sa mga babae at mga bakla. Sinabayan pa ito ng matinong pangatawa na talagang iniingatan ko at kargada na kahit tulog pa ay talagang may kalakihan na. Sa kabila ng mga taong nagpapalipad hangin sa akin ay nanatili akong tapat sa tanging babae na minamahal ko. Hindi lingid sa kanya ang katayuan ko sa buhay na kahit na mayaman siya ay minahal at tinanggap pa rin niya ako. Hindi siya nagkukulang sa pagmamahal sa akin at pilit ko rin yung tinutumbasan. Binigay niya sa akin ang pagmamahal na walang kapantay. Isang araw pagdalaw ko sa kanilang bahay ay nagulat ako na makita ang isang hindi pamilyar na tao. Maputi, makilis. Makinis, slim pero hindi mabuto sa pangangatawan. Katawang pambabae ang hulma at malaanghel na mukha na may kahabaan ng buhok na hanggang leeg nito. Masasabi kong nasa 15 years old pa lang ito. Magandang hapon po, sino po sila? Tanong ko. Oh, I'm Jeyo. I used to live here. Ah, can you speak Filipino? I can understand and speak a little Tagalog words but I'm a fast learner. Ah, buti naman. Akala ko duduguin ang ilong ko. Ano po palang kailangan mo sa bahay ng girlfriend ko? Girlfriend? Oh, you're my sister's boyfriend. You're my sister's boyfriend. I'm Chris's younger brother. This sucks. She don't even mention me. Ano? Medyas po ba o isusubo? Pasensya na, grade 5 lang kasi yung naabot ko. Sabi ko naman, magsasalita pa sana siya. Kaso bumukas na ang pinto ng bahay at niyakap ito ng girlfriend ko. Pumasok kami at doon formal niya akong pinakilala sa bunso niyang kapatid. Medyo na out of place ako sa kwentuhan nila. Lalo na English kaya pumunta ako sa kusina at doon na nagluto ng pagkain. Ayoko naman na maging dinuguan lahat ang lasa ng kakainin namin. Habang nagluluto ako, napansin ko na panay ang tingin ni Jeyo sa akin. Tingin na tila ba nanlalait at minamaliit ako. Tingin na parang hinahamak ang pagkatao ko. Pero buti na lang, hindi ako magaling sa Ingles kaya hindi na kahit ano pa man yung sabihin niya o pag-asapan nila ay hindi ko naiintindihan. Natapos na ako sa pagluluto ng kakainin namin kaya naghain na ako, tinawag ko na sila. Pagkaupo nila ay nagsabi na ako, "Love, Jeyo, me go out home na." Sabi naman ni Chris, "Okay lang mahal, nagtatagalog din yan si Bunso, saka ayos na. Pipilitin niyang hindi mag-English pagkasama ka namin." Sabi naman ni Jeyo, "Pasensya ka na, medyo mapurol na ako magtagalog. I don't mean to insult you." Ayaw ba eh, parang insulto nga siya eh, no? "Ayos lang, sige kain na kayo at mauna na rin ako." Lalayo na sana ako sa lamesa ng hawakan ni Jeyo at Chris ang magkabilang kamay ko at iniupo ako sa upuan at pinaghain ako ng girlfriend ko. Habang kumakain kami ay unti-unting napalagay ang loob ko sa kapatid niya. Madalas nagtatawanan kami sa kung paano siya magsalita at sa mga bagay na hindi niya naintindihan. Mabait, Kuya E, si Jeyo. Ah, mabait naman pala. Gaya ng kapatid niya ay maasikaso at malambing din ito. Hindi ko binigyan ng mali siya ang pagiging clingy nito sa akin kahit kasama pa namin ang girlfriend ko. Madalas kaming mamasyal.
Pagkatapos ko sa trabaho, nagro-road trip kami gamit ang motor nila. Wala pa kasi siyang lisensya. Dumating yung time na halos mas madalas kami magkasama at magkausap dahil naging busy ang girlfriend ko sa trabaho at madalas overtime siya ng overtime dahil kulang na kulang ang mga nurse sa bayan namin. Isang gabi habang nasa bahay nila ako ay naghayag, nagyayang makipag-inuman si Jeyo. Simpleng MP lang at gin ang salita naming iniinom at chicharo ng pulutan habang, sarap naman, nanonood ng action film. Wala naman sa akin at hindi ako nag-iisip ng kung ano. Pero hindi ko alam sa sarili ko kung bakit nang mapasandal si Jeyo na tulog na sa balikat ko ay may kung anong kuryente na may dumaloy sa katawan ko. Tila rin nag-aapoy ako. Inayos ko ang buhok niya para mas makita ko ang maamo nitong mukha at walang pag-aatubili ko itong hinalikan. Hindi ko alam kung bakit ang mga oras na yon ay nagawa kong halikan si Jeyo. Inihiga ako siya sa sofa at inilak ang pinto at pagkatapos, hinalikan ko siyang muli. Nagulat at natigil ako habang nilalaro ng aking dila ang bibig niya. Habang hinahalikan siya, dumilat ito at kasunod ng pagpatong ng kamay niya sa likod ng ulo ko. Kuya, salamat. Salamat saan? Dahil sa hinalikan mo ko. Pasensya ka na, hindi ko sadya. Lasing ako. Lalayo na sana ako nang halikan niya ako at tila kinain na kami ng espiritu ng alak kaya parang halik ng bagong kasalang nagawa namin kasunod ng pagtanggal namin ng mga damit. Wala na akong pake pero mga oras na yon ay totoong romansa nga. Yung ginagawa ko rin sa ate niya, ginawa ko sa kanya. At umungol, halos hawak-hawak niya ang paps ko at ayaw niyang pakawalan ito. Hanggang laking gulat ko na lang, gawin niya ang isang bagay na kahit ang kapatid niya ay hindi pa nagagawa. Ang pagsubo, paglantak sa aking paps. Para siyang kumakain ng popsicle sa kanyang ginagawa. Tumirik ang mata ko sa talagang napakasarap na kanyang pagkain. Panay na ang tungayaw ko dahil sa karanasan na una ko palang naramdaman sa kanya. Ang galing mo naman. Hindi ka na pala virgin, sabi ko. Virgin pa ako pero hindi siya nga. Nanonood na rin kasi ako ng mga porno. Bata pa lang ako. Wika ni Jeyo. Oh, masarap ba? Masarap at nakaka-addict. Ang laki at parang hindi ka Pinoy o Asyano sa sukat ng paps mo. Parang pangkabayo na ito, sabi ni Jeyo. Hindi na siya muli pang nagsalita. Itunuloy na lang niya ang paglantak sa aking paps hanggang hinawakan ko ang kanyang ulo at idiniin upang ipalunok sa kanya ang aking gatas. Na kanya namang ginawa. Simot sarap talaga siya at sinabayan pa niya ng kanyang pagsimot. Pagod na pagod ako dahil sa talagang swabe at magaling si Jeyo. Akala ko pati kalulo ako ay nahigop niya. Pagod at hingal kami pareho pero laking gulat ko nang huparin niya ang kanyang pambaba at nagtuwad sa aking harapan. Hinawakan niya ang dalawang matambok na pisngi at binuka yung trangkahan papunta sa langit. Alam ko na ang gusto niyang mangyari, ngunit natatakot akong baka hindi niya kayanin. Ang kapatid kasi niya ay nilagnat at ilang araw may dugo pagkatapos naming alam niyo na yon. Pasensya na, baka hindi mo kayanin, wika ko. Try me kuya, titiisin ko para sa'yo. Gusto ko ikaw ang makauna dahil gusto kita. Pero baka nga hindi mo kayanin. Nagulat ako nang hawakan niya ang aking paps at isinubo muli. Pagkatapos niya ay nilagyan niya yun ng pampadulas na laway niya at inupuan na niya. Matapang siya kuya E at talaga nga namang tiniis niya ang pagwasak ng kanyang mukha na. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakapasok na nga ng buo. Nalikan niya ako at sinundan ng mabilis na pagtaas-baba. Parang sumasama ang laman niya sa paps ko kuya E dahil sa
tindi nga pero matapang niya itong tiniis hanggang sumabog. Nagpahinga kami pagkatapos at muli sinorward ko na naming inulit ang pangyayaring iyon ng gabing iyon para kaming mag-asawa. Lumipas sa mga araw at mas naging malapit kami ni Jeyo. Ilang beses din naming ginagawa ang mga bagay na iyon at naging lihim din ang relasyon namin. Tama kuya, pinagsabay ko silang magkapatid. Dumating ang pagkakataon na nakaramdam ako ng konsensya pero mahina ako sa tukso. Lalo na busy ang ate niya sa work at madalas kami na magkasama. Pero natapos ito nang kinailangan na niyang bumalik sa Amerika para mag-aral. Mula noon natigil na ang relasyon namin ni Jeyo at naging magkaibigan na lang kami. Madalas magka-chat kami at naging lihim ang mga nangyari sa amin. Pero mula nang maranasan ko yon ay tila ba may thrill na ang mga bagay-bagay sa akin. Sa susunod ko na ikikwento ang iba ko pang karanasan. Salamat Kuya E at sana marami pang ma-inspire at mapasaya sa mga ina-upload mo. Maraming salamat sa iyo JR. No? Naku, buti na lang hindi kayo nahuli nung kapatid niya. Pero maganda rin na naging magkaibigan kayo no, sa kabila ng nangyari. No? Pero, well, may pagka, ano, tawag doon, liberated ang kapatid ng iyong girlfriend no? Dahil bata pa lang eh, sanay na sa mga ganong bagay at talagang siya pa yung ano, nagpumilit na subukan mo siya. Anyway, hintayin namin ang iba mo pang kwento at maraming salamat sa iyo, JR. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento. Iba't ibang mukha at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito. Maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa. Sa tabi ang bawat bukot, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatago sa inyong puso. Wala nang iba pa, ito lang yan sa paborito niyong programa na palagi niyong makakasama. Ako ang kuya inyo na pwedeng maging tito o papa. Lahat kayo'y makakasama. Sindihan ang buhay. Iiyak mo kung ika'y nalulungkot. Libangin sarili mo kung ikaw